Ang sarala. Magaling mo yun, hindi ka maksinya. Okay, sige, yan. Did you learn something from Sir Alan? Yes. Nakaka-pressure, magaling Sir Alan kanina. Sabi ko, buti na lang, mas kong mayroon sa kanina. Right? What in the direction, eh? Anyway, the wrong leadership. We're going to start first with the law of wrong leadership. Understand and appreciate what means, of course, you need to understand first, what are the wrong kind of leaderships, right? So, bago tayong isa na lang, I'm just going to tell you a story. I don't know if you heard this somewhere, but then, I want to tell it to you again. Nagkaroon ng filter yung mga schools, I don't know if you know this one. Yung Ateneo, Lasan, tas PUP, nagkaroon sila ng filter sa Mindoro. Sino nakarating ng Mindoro? Wala pa naman. Oh, so hindi kayo masali sa field trip, diba? Kasi kasali kayo sa field trip. So napunta nila ngayon sa field trip. Ngayon nagkaroon ng kabuluhan doon sa barko. Medyo kumalot ako. Ding, ding, ding! Kasano ko yun po nagkakaroon ng problema sa ating barko. Para po sa mga taga-patinin, yung inyong life death ay kailan ng inyong kukuha. Ito ang kailangan natin. Ding, ding, ding! Para po sa mga tagalasan, ang inyong life vest ay nasa ilalim ng inyong tupuan. Okay? Isa naman. Ding-ding-ding! Para sa mga taga-tingin, please repeat after me. Heaven Father! What I mean here is the leadership that I want to teach you today. Or we want you to learn today is yung leadership na hindi nagbibilis kung saan-saan. Hindi nagbe-base sa entitlement, hindi nagbe-base sa power, hindi nagbe-base sa kung ano meron siya. Diba? So, kasi minsan, kadalasan, mga na ano tayo, na-discriminate tayo, diba? Na-experience na ba yun? Nagtanaw na ba kayo ng kate nung tulong magandang pula-pula buong araw? Diba? So, sir, alam, dati may ganun eh. Alam nyo ba, sabi ng ano, nung pagka nakakita ka ng mga medyo mayaman na nilang gano'ng tawag doon. Anong tawag doon? Sima. Ha? Allergy. Allergy, ano? Pagka nasa middle class, ang tawag doon, anong tawag? Hindi naman, middle class pala. So pag middle class, rushes pala, no? No? Ngayon, pagka napunta na sa atin yung mga gano'ng gano'ng, ang tawag na ganis. No? Kasi nasa discrimination. So ngayon, mag-start tayo sa wrong leadership. Okay. So can you say epal? Epal. Ang sabi mo ng epal. Mas kini ba ang epal? Okay? You will learn something today. So wala mo ng epal, okay? Because wrong leadership is? Epal. Okay, that's good. Sige, what is epal? Ito natin, no? Ayan. May ito namin ng epal kagabi. Hindi pala yung video ng epal. First is the entitlement and fame. Actually, yun yung dinidiscuss ni Sir Kanina. Nabi na ba yung kanina yung sa entitlement? Okay. Merong isang story. Siguro mga nasa 30 years old na binata. Nakaupo siya sa isang upuan. Tapos may tumali sa kanyang matanda. Matanda na puro kutay-kutay na yung tumit. May garasa-garasa pa siya. Tapos sabi ng matanda, Iho, palikan mo ko. Gaganda ako. Ngayon, sabi, single pa ako ah. Ito po ang sinasabi. Mahaligan ko nga. Sinaligan ko na yan. Pagkano niya, ano ba naman yan, Lola? Kala ko ba gaganda ka? Iho, ilang taon ka na? 32 years old po. Ano ba naman yan, Iho? 32 years old ka na? Naniniwala ka pa sa fairy tale? No? What I mean is, kapag ikaw nagkaroon ka ng entitlement, ano ibig sabihin mo? Pag nagkaroon ka ng entitlement, it doesn't mean na you're a good leader. Okay? Anyway, we're going to discuss that further later. So that's only a fairy tale na pag nagkaroon ka ng PhD, nagkaroon ka ng SA, nagkaroon ka ng napakadaming title, gusto mo napakadaming medals, sama mo pa yung building mo, hindi ka gaganda ng leader. Okay? So that's a wrong view. So next is, the power and privilege, ayan, no? Na-experience niyo yung power kanina, di ba, no? Pinagtuhan niyo yun, eh. But hindi, that's the power, no? The power and privilege. So,
Beginning is anti-resources. Anti-resources. Wala sa Google yan. I-research ko din. Wala. Pero ako na nabayin ko din. Anyway, let's continue. And the laziness. So these are the characters of a wrong leadership. Okay, keep that in mind. Epa. Sige, let's continue. May epan na pang kilala. So that's it. The entitlement and fame. So, sige ito. We have this entitlement syndrome na kung tawarin. Alam naman namin ito, mas madali namin ito narinig ito. Ako versus Tyro and I versus me. So after a big program, gumawa kayo na napakagandang program lahat. Kayo, pagod. Sasabihin nung dito, ang ganyan ko naman. Go nila, successfully program, ang galing ko naman. So that is, what do you call that? Entitlement syndrome. So nakikita na pag nag-work yung wrong leader, ganun natin yung sinasabi niya. Ako. So be winner. Okay? Ha? So mag-start ka na magsalita ng tayo, di ba? Pagka may ginagawa ka, tara tayo, tayo, lahat tayo, di ba? So di ba, ang galing natin. Di ba, ganun dapat yung laging description ng ginagawa niyo. Di ba? Kasi, mamaya, may hindi na kung natin. Tuloy lang natin. Okay? So, do not work for entitlement. Let the entitlement work for you. What does it mean? So kung hindi mo magtatrabaho, paano magkaroon ng entitlement? Paano magkakaroon ng entitlement yung mag-work sa akin? Yes, that's true. How? Tignan nyo na lang. Pag kayo successful kayo, hindi nyo kailangan buhatin yung sarili ng upuan. Pag kayo successful leader, hindi nyo lang nyo. Kilala nyo, di ba? Si Eroan, kung kilala nyo, di ba? Bakit? Kasi, he's a good leader. Hindi nyo binuhat yung sarili nyo ako, di ba? Although pag upos na ako, hindi umabot yung paano sa... Pero, di ba? Kilala nyo. Why? Because of good leadership. So, ganun. Yung entitlement, mag-work na yan sa'yo eh. Babalik yan sa'yo. So, do not work for the entitlement. Let the entitlement work for you. Diba? Kasi yung pagiging hapon, diba yan eh, diba? Hindi ko pwede sabihin, uy, hapon ako eh. Diba? Parang pa rin yan, diba? No? Of course. Anyway. And, ito naman ito. When you focus on the entitlement, the passion. The passion, please. Do you believe that? Do you understand that? Ha? Pag nakafocus ka doon sa entitlement mo, yung passion mo na dito. Example, the doctor. Yung mga doktor ngayon, dati, nung bata pa yan. Sino gusto maging doktor? Ano po? Bakit? Tutulong ko sa kapwa. Diba? Lumaki na, naging doktor na, no? Number one doctor sa ano, sabihin natin, medical city. Wow, number one doctor sa medical city. May nasagataan sa tapat ng medical city, pinasok. Teka lang, hindi pa kumitirma ng window. Kailangan, may down payment na bago kayo opera. Yung passion mo na wala. Nag-fade yung passion. Diba? Bakit? Nakapokus ka lang. Teka lang, number one doctor ako. Hindi ko pwede mag-over ng basta-basta na walang down. Diba? Ha? Sa mga teachers, I guess nakaranas na kayo mga professor, porque PhD na sila, porque meron lang, registered RGC, lahat na lang, passion phase. Bakit ano ba dapat yung passion pag professor ka? Teaching? Di ba? Power and privilege, yun yung experience mo ngayon. At walang magkaroon ng power, di ba? Sabi nga nila, paano mo makilala yung isang tao, ang character ng isang tao, bigyan mo siya ng power and privilege. Nakikita mo kung anong gagawin niya doon. Doon mo siya makikilala. Di ba? So, sino yung masasama ko? Kaya doon siya mapatitig nila yung gano'n. Kaya doon siya feeling.
Anyways, power and privilege. May isang aso. Magkaroon sila. Namatay yung aso na. Lumapit siya ngayon kay pastor. Pastor, pastor! Pakibasbasan niyo yung aso. Kasi namatay na siya. Love na love ko to. Sabi ng pastor. Hindi ako nagbabasbas ng aso. Hindi pwede sa amin sa simbahan namin yan. Sabi ng may-ari. Sabi ko ng pastor, magdodonate na ako 100,000 sa magbabasbas nito. Teka lang, hindi mo naman sinabi po na rin pala yung aso mo. Diba? So minsan yung power, kung saan lang natin gusto gamitin, doon lang natin ginagamit. That's wrong kind of power. Diba? Dapat yung power, alam natin kung saan natin dapat gamitin. Okay? Bakit? Power corrupts character. Pag hindi ka pa rin tanggapin yung isang power, napunta yun sa'yo, nakukurap yung character. Diba? Kasi ang sarap eh. Ang sarap ng feeling eh. Diba? Nasa human nature yan. We are in need of power. So kaya ngayon, pag napunta sa'yo yan, sobra-sobra pa, yun. Yung character mo nawala. Puro power na lang. Naniniwala kayo, mayroong power mo yung leader, tapos nag-fail.